Because if you don't erase the background, you know, there's a second voice in the background, that's my voice. So please, you come earlier! Be excited tonight! We have to do it. Amen! Praise the Lord. To God be the glory. God is good. Amen? And this time, Pastor Medina. Ang pinag-usapan namin ang basketball. Okay, are we blessed? Yesterday, while we were playing, did you know over the book, we get on a gold wire with ice inside the bottom. So, did you not intro any carbon problem? Okay, so I believe the grace of God is sufficient. Yeah. What is important for me is that you understand kung ano po ang ating tagalakay. Now, mag-aaral po tayo at mag-usap tayo sa isa sa masasabi po natin importante at exciting na topic sa Bible. Baka ba gusto nyo po ito? Ang pag-uusapan po natin ay tungkol kay Satanas. Always, Lord God, help me, empower me, give me wisdom, give me
boldness, give me passion, give me love. Thank you so much. Help me show you, Lord God, in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay. But the God of all grace who have told you what is perfect shall make you perfect. After that you have suffered the one, make you perfect, strengthen, establish, settle you. Now, ngayong umaga, as what I have told you, I believe it is very important for us to know also the devil. Sa Biblia po, maraming mga turo tungkol sa Diablo. Una siya po ay angel. Before, he was a very beautiful angel. Si Lucifer. Okay? Siya po ang isa sa mga fallen angel. Kaya sabi ko po, kami mga Tagalog, meron kami mga ekspresyon. Kapag ka po may gumawa ng mabuti sa amin, sinasabi naman, wow! Hulog ka ng langit. And then, hindi pa na maganda yun. Tuwan-tuwa ka pa pag sinasabing hulog ka ng lagi. Pag nakita mo sa Bible, ang hulog ng lagi, si Lucifer. Ang hulog ng lagi, si Satanas. Kaya dapat pala biyaya ng lagi. Amen? Hindi hulog ng lagi. Sino sa inyo gusto hulog ng lagi? Diba? So si Lucifer ay magandang anghel na kung saan ako seeking who? You mean who? He's a deceiver!
He's a devourer. He's a destroyer. So they have a reminder, beware, be watchful, be wise. Miembro, ¿qué quiere decir?
kayo po ay dahilan para sumakit ang ulo ng pastor nyo. Hindi yung maganda yan. Huwag si pastor ang masakitin yung ulo. Si Satanas ang masakitin yung ulo. Diba? Pastor kasi, yung pastor natin para si Satanas eh. Thank you.
Okay? Pero mga kapatid, alam niyo po ang pinaka-favorite line natin kay Job. The Lord came. The Lord has taken away. Blessed be in the name of the Lord. Amen? Ang sabi po niya, kung nadugi ang negosyo, eh Diyos naman ang nagbigay. Diyos ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ko sa inyo, kung kayo si Satanas, hindi basta sa pinagulo niyo. Pero para mangyari sa kanya, kasi grabe po yung isa hindi dyan. Para mangyari sa kanya, ibig sabihin, mayroon tinatago si Diyo. Pinagintahan! Hindi ba isa sa masakit yun? Yung kaibigan ka na, pinagisipan ka pa? Pinagintahan ka pa? Well, so kumalaman mo, na yung bagay na yun, nagbibigay sa atin ang idea, na talagang medyo questionable yung naranasan ni Diyo. Na pati mga kaibigan niya, nagulat talaga yun. Kasi, ang sabi ko ng Bible, nung punto-punto,
hindi na babae. Diba? Pero sa akin, tawagin mo. And then, ito po yung tagpo. Nung tawagin po yung tatlo, alam nyo sa akin ng king, totoo ba hindi kayo nagpatira pa? Okay, well, kung totoo ba nyo, bibigyan kayo ng chance. This time, now, once na narinig ka ang mga musical instruments, magpatira pa na kayo, ha? Ha? Sa pagkat kung hindi, kayo ay ipatatapon sa burning, very burning. And who is that God that will deliver you? We are not careful to answer thee in this matter, O King. And in this kung ganun ba na gawin, O King, our God, who we serve, is able to deliver us from that burning furnace and heaven from your hand, O King. It means hindi na tapon sa hari, mas nakinig sa hari ng mga hari. Amen? It's the love of God. Ganyan naman po ang lesson doon. Kung si Satanas ka, pagkulo mo sa ganyang kristyano. Iligtas o hindi iligtas, hindi pa rin inilis ng Diyos. Ay, ito po, simpleng bagay lang, mag-inilis na sa Diyos eh. Diba? Pero ito po, mga kapatid, ang sabi niya, ina, kung makikinggan po natin at i-analyze natin ang statement nila, they are actually very confident that our God is able, that their God is able. Pero doon po, to emphasize, mga kapatid, yung kanilang loyal ni Satanas siya. Pangatlo, isang missionary, si Paul. In Philippians chapter 4, the record was very clear. Nagsabi niya, wow, but I rejoice in the Lord greatly that at last your care of me and worries again. Diba? Therefore, you are so critical, also careful, but in an opportunity. Not that staying in respect of one. Ano sabi niya? For I have learned in whatsoever ang mabaliin
masyadong nakulpig sa sinabi ng aking parientes ni Pastor Chris, 2 hours na ako ay may bridge. Kaya kahit hirap na hirap ako, ipinitig ko po. Nabalik! Panahon na para si Satan naman ang bigyan natin ng headache. Para matapos na yung drama natin, ang sasakit na ng ulo ko sa ministry, ang sasakit na ng ulo. Tigilan mo na yan, si Satanas na pasakitin mo ang ulo. Oh!
mahirap, tutok, mayaman, kasagata, mga kapatid, kontento. Kung ikaw si Satanas, sasakit ang ulo mo. Amen? Hello, ikaw isang tubaro?
susuporta sa pastor o hindi? Susuporta sa gawain o hindi? Pastor, siyempre, gusto niya sa tanas, huwag akong susuporta. O, kung gusto mong pasakitin ang ulo niya, kontrahin mo siya. Ayaw mong susuporta ako sa tanas siya. Halika, susuporta ako. Amen? Amen. Huh? I will pray for my pastor. I will assist my pastor. I will support my pastor. I will thank my pastor. I will obey my pastor. I will respect my pastor. Halika niyo po, hindi sasabihin ang ulo niya sa tanas niya. Intimate fellowship with God. Throw night and God. What you forget to live
ihinga mo na lahat ng iyon. Kasi kung titingnan mo yung context ng 1 Peter, ang kausap niya dyan, mga elders, in verse number 1, 1 Peter chapter 5, the elders who is not among you, I exhort, who am also an elder and a witness of the salvation and a partaker of the glory that shall be revealed, be the power of God that is among you. They keep your sight at all, not by your strength, not willingly, not for the need of prayer, not the bread of mine. If there has been in order of conservatives, that they are examined to the blood, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that findeth not away. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, and I'm giving you siya ng biyaya sa panahon ng papakababa. Mga kapatid, pagdating ng verse number 7, ito ang sabi niya, casting all your cares upon him, for he had a prayer. Sagutin ang panalangin, hindi sagutin ang panalangin, mananatili pa rin sa iyo.
Amen? Yung mong buta yung lahat ng mga. Silent moment para sa iyo at sa Diyos. After hearing His message, paano mo dito sa pangunso? Kung meron mo tayo ng kasama ngayon, nasa itaas ka man, nasa ibaba ka man, nasa harapan, nasa likod, nasa gilid, nasa gitna, ngayon, umano ito. God is living to give an individual para sa mga gustong magsubok ng kanilang buhay sa ministry. Gusto mong mag-alay ng kanilang buhay. Maraming tinatawag ka ng Diyos. Gusto mong mag-aral sa Bible school, sa Bible seminar. If that is your desire, may I see you again. Pakipanalangin mo po ako, Pastor. Dalit po. God bless you. Just in the eyes. Uli ng Diyos. Okay? Sige, natin na kayo dito sa akin. Lahat ng gusto mong mag-aral sa Bible seminar. Maybe God is calling you. Yan ang desire na ilalagay niya sa puso. For you to surrender your life para ikaw ay mag-pultay. Isuko mo ang buhay mo para sa ministry. Mag-worker ka para sa Panginoon. Mag-aaral ka sa Bible College o sa Bible Seminary. Ay, nasa itas ka. Ipakita mo sa Diyos ang sincerity mo. You come to the altar. You come to the altar. And then, talk to God. Express your heart to God. Sige po, tuloy-tuloy lang po ang ating panay. Nagawagin ko po ang ating mahal na pastor. Pastor Tobin, please. Bible school.
Praise the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The journey back, the journey back. The world behind me, that grows before me. The world behind me. The world behind me, the cross before me, the turning point, the turning point. Praise God. What a message. Thank you, Pastor. You know that I'm a holy pastor, I have a perspective, churches. Perspective, work, confident in that. Yes, John. But he said to me, Pastor, I should be smiling.